Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video, that's why I'm going to introduce myself to you guys so that you will know more about me. My name is Paola Bianca Pupus, Bianca with the letter V, not Bianca. I just got 18 last July 5. And I live here in Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship. Yes, Bisaya ako guys, pero back ko mag-Tagalog ngayon kasi first class ko. So ayan, pagbigyan nila ako and gusto ko na mas maintindihan ng marami kasi merong iba na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Okay, pakilala ko muna sa inyo aking magandang pamilya. Una, si Mama. Yan, Mang tawag ko sa kanya. Yan, sobrang ganda ni Mama, sobrang bait nito, sobrang matulungin, mapagbigay. Sobrang madiskarte at saka napakagaling at napakasarap magluto guys. Promise, mawawala diet mo kapag nakatikim ka sa luto ni Mama. Okay, next naman guys, si Papa. Ayan, oh, sobrang gwapo ni Papa. Ayan, so si Papa guys, mabuti siya, sobrang buti niya. Mapagbigay, napaka-humble at saka mapagpasensya. Kasi sila ni Mama, magkaiba sila ng ugali. Si Mama kasi maganon, madita, tsaka hindi siya naglalambing kay Papa. Tapos si Papa naman, mapagpasensya. Siya yung laging na umuunawa kay Mama at umiinitin. Ngayon yung sobrang lambing niya, tsaka lagi niyang inaano si Mama, kinukulit. Sana all. Next naman guys, yung lalaki kong kapatid, yung sumunod sa akin. Ayan. Siya si Carl. Mabuti siya, matangkad, sobrang gwapo, matalino, tsaka mapagbigay siya. Ayun nga lang guys, hindi kami magkasama ang buong pamilya kasi basta mahaba yung story. Okay, next naman yung bunso kong kapatid, ayan. Siya si Jasmine, pero tinatawag ko siyang Kang. Wala lang. Yun lang yung gusto kong mamitin sa kanya. Lagi kami nag-aaway nitong kapatid ko kasi hindi siya mautusan kasi mareklamo. Manang-mana siya kay Mama, tsaka kahit wala namang ginagawa, puro reklamo. Puro reklamo, kahit konting utos lang iutos sa kanya, reklamo agad siya. Pero kahit gano'n naman yung kapatid ko, napaka-supportive naman ito, tsaka napaka-bait. Siya pala yung klase ng tao na kahit hindi nag-aaral, lagi pa rin pumapasa sa school. Oh. Ang laki pa rin ang grades niya, kaya bilib na bilib ako pa niya. Share ko lang sa inyo na kami nga pala ng pamilya ko, palipat-lipat kami ng lugar kasi wala kami sa sariling bahay. Yes, nakapunta na kami sa Medina, sa Zamboanga, tsaka sa Manila. O, sa Manila, 4 years ata kami doon. Ngayon, marami na kami nakilala at kasi sinimuhang mga iba't ibang kasi ng tao. Marami na rin kami na-try na kahit anong business para lang, naman para mabuhay, kumita at makakain, tsaka makapag-aral. Yes, tumagal naman kami dito sa Cagayan de Oro. Siguro dito na talaga kami. Sana nga, maging stable na lahat kasi ayoko na palipat-lipat kasi nakakapagod mag-adjust. Ngayon, mag-adjust ka naman sa environment, sa mga tao, sa mga kapitbahay mo, sa mga bagong friends mo, or magkaka-friends ka pa ba, may mga bagong classmates, gano'n, nakakapagod yung gano'n. So, okay naman, masaya naman kasi marami kang matatry ng mga bagay. My dream is to become a flight attendant. Yes, pangarap ko yun guys, simula pa ng grade 3 ako. Yan na yung lagi kong imagine, tsaka pangarap na mali yung trabaho ko one day, yung paglaki ko, ganyan na ako. Pero yung hype ko says no. Yes guys, hindi po ako matanggap. Sa hype pa lang, bagsak na ako. So, okay lang yun. Mawalang imposible, di ba? If prosigido ka lang talaga, tsaka ipotry mo na ipotry. Itatry ko pa yun naman, guys. Tsaka, siguro magte-take na lang ako ng Gloxy para tumas pa ako. Dream place ko na gustong gusto kong puntahan simula pa nung ina. If one day may success na ako, if natupad ko yung mga pangarap ko, di ba? Sabi yung sarili ko, ito talaga yung unang lugar na pupuntahan ko. Ang Switzerland! Yes, Switzerland, guys. Pangarap ko na yan dati pa. Kasi ang lugar niya sobrang ganda. Alam mo yun, napaka-peaceful. Tsaka, wala na akong masabi. Napaka
breathtaking na place niya. Wow! Tapos ng tao guys na matakaw ako kapag yung kinakain ko ay mga paborito kong pagkain, di ba? Kapag hindi naman, nagda-diet ako. Pero pag favorite ko talaga, maraming kinakain. Himik din ako kapag hindi ko pa ako kilala or close ng tao. At saka lang ako tumatahimik kapag pagod na ako or di kaya ayaw ko na may kausap or gusto ko na ako lang muna. Okay, next naman yung mga kinahiligan kong gawin. Okay, first is, mahilig akong kumanta. Mahilig akong kumanta kasi... wait lang. Hindi ko na nakalimutan. Ang GRT pala boses ko guys. Sorry. Hindi ka kong kumanta kasi nagmana ako kay mama. Lagi kasi siyang kumakanta sa video kehan. O kaya lagi din akong kumakanta. O. Singer kasi ako guys. Okay, mahilig din nga pala akong mag-TikTok guys. Kahit hindi ako magaling sumaya. Ano? Ang pangit-pangit ng sumaya guys. Promise. Kung makikita nyo lang sa personal. Kahit ano sa video, ang pangit ng sumaya. Pero bet ko lang. Alam mo yan, sabay sa uso. Kasi TikTok nga, di ba? Then, nagsimula naman ako nag-TikTok nung nag-quarantine eh. Kasi napaka-boring sa bahay. Ganun. Mahilig din po pala ako sa mga aso at pusa. Yan. Okay, mahilig din ako pala ako sa makeup guys, mga skincare, ganun. Kapag magkakapera ako, diretso ako sa Watson's eh, para bumili ng mga skincare products, ng mga lip tint, ng mga mascara, mga blush on. And mahilig ako magpaganda sa sarili ko guys, lagi ako naglalagay ng mga makeup tsaka skincare. Pero kahit naman lagi ako nagsa-skincare, no, walang nangyari sa mukha ko. Hindi man lang nagkaroon ng blush skin effect. Ang dami ko na na-try guys, pero walang epekto. Alam niyo dati, alam niyo nung quarantine, nagkaroon ako ng maraming pimples dito, dyan. Hindi nga lang siya makikita sa camera, hindi ko alam bakit. Pero sa personal, makikita niyo siya na may mga pimple marks na dito. Okay, mahilig din ako manood ng TV guys. Yes, mahilig ako sa mga movies. Favorite ko mga fairy tale, mga ganon, mga horror, comedy, kahit naman ano. Basta maganda lang yung story, diba? Hilig ako sa mga love story. Ah, sa K-drama. Nag-online selling din na po pala ako, guys. Yes, online seller po ako. Kadalasan binibenta ko mga ukay-ukay, minsan naman mga pilaw, tsaka mga brand new items. Yes, sobrang nakakatulong tong pagbibenta ko online. Para na siyang naging sideline ko, diba? Kasi when nag-aaral ako, nagbibenta ako, may meet-up ako mamaya alas 12 sa lunchtime, gano'n. Kasi yung paralan namin, ay yung school namin, malapit lang sa market, malapit lang din sa ukay-ukayan. Ano mo yun, isang tumbling mo lang, nandun ka na sa ukay-ukayan. Kaya minsan kapag may free time kami ng mga classmates ko, ng mga friends ko, pumupunta agad kami sa mga, sa ukay-ukayan, kasi malapit na. Alam mo yung tipong 5 pesos to 20 pesos, may pang-OOTD ka na. Kaya, nahilig kasi ako mga ukay guys, kami ng mga friends ko, mahilig kami mga ukay, kasi sobrang ang mura, tsaka, alam mo yun, parang brand new tsaka mga trendy items yung nasa ukay-ukayan. Halos yata ng mga damit ko, ng mga jeans ko, ng sapatos ko. Wala nang brand pant niya. Ay, galing sa ukay-ukay. Favorite color ko is white. Halata naman. Yes, kasi sobrang simple, napaka-pure, tsaka ang elegant niya tingnan. Tsaka nababagay siya sa lahat. And favorite ko yung yellow. Favorite ko din yung rose gold, guys. Okay, doon naman tayo sa favorite subject ko, guys. So, gusto nyo malaman ng elementary ako, favorite ko yung subject na about sa history. Yes, makabayan ata yun. Tapos, nung high school ako, naging favorite ko yung math at science. Okay, favorite ko yan kasi nag-challenge ako sa subject na yan. Lagi ko kasi siyang pinag-aaralan sa tuwing uwi ako ng bahay. Kasi yun sa pakiramdam na kapag tuwing may quiz or exam subject na yun, malalaki yung scores mo. Pero nung naging senior high na ako, wala na akong favorite. Hindi ko alam, naging chill na lang ako nung sinahay ako. Chill lang, go with the flow. Kasi nung elementary ako, sobrang tamad ko mag-aral, ayaw kong
wala akong pake if mababa yung grades kasi magkaroon na ako ng 8 or 75. Pero nung tumungtong na ako sa high school yun, dun ko lang na-realize na kailangan ko palang mag-aral para mapasaya ko dun sila mama. Alam mo yun, makabawi ako sa kanila at saka makita nila malalaki yung grades ko. So yun na yun guys, yun na yun. And thanks for watching!